Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Bernie Odfina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, hilingin natin ang ating pinagpaparangalan ngayon ang tagapaghanda ng ating Panginoon si San Juan Bautista upang tayo rin ay tumulad sa kanyang pagkamasunurin sa kalooban ng Diyos upang ipaghanda natin ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon. Kaya aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko ay ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin ay laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako ay dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunman ay itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako ay gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita. At sila ay ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiya ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ikalawang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, ang mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito
tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Ikaw, Juan, ay propeta. Sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanya mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit, sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya hinudyata nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pa't naging usap-usapan sa buong kabuuran ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tiyak na ang ating pagdiriwa ngayon sa lahat ng mga pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista sa panahon ngayon ay napakalungkot siguro. Lalo na yung mga simbahan na ang kanilang patron ay si San Juan Bautista. At ayon sa ating kawagalian, halos sa taon taon ay mayroon tayong mga seremonyas at ating ginagamit ang tubig upang ihagis sa isa't isa. Ngunit ngayon ay bawal ang maghagis ng tubig. Mga kapatid, gayon pa man ay hindi maiwasan, hindi mapigilan ang ating kagalakan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan
ng pagsilang ni San Juan Bautista dahil ang simbahan ay may kakaibang daigdig na kahit ano pa ang mga hadlang na pangmundo ay hindi maiwasan na ipagdiriwang ang isa sa mga importanteng personalidad sa buong kasaysayan ng ating kaligtasan dahil si Juan ay nakatalaga o siya ay binigyan ng misyon, isang papel na hindi maiwasan na ipalaganap sa bayang Israel upang ipaghanda ang daan sa pagdating ng Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ayon sa ating narinig na Ebanghelyo ni San Lucas sa unang kabanata, mga talata 57 hanggang 66 at talata 80 ay nagpapahiwatig ng galak, mga kapatid, sa pagdating ng sanggol na iniluwal ni Elizabeth. Nabalitaan ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na si Elizabeth ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Kaya tayo rin ay nakigalak sa kapanganakan o sa pagsilang ni Juan Bautista dahil siya ang tagapaghanda para sa daan ng pagdating ni Jesus, ang Mesiyas ng buong sangkatauhan. Kaya tayo ay nakikigalak din sa pagdiriwang ngayon ng pagsilang ng ating tagapaghanda rin sa Panginoon. Ito ay isang paalaala sa atin na ang pagdating ng Panginoon ay kailangang paghandaan. Sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas sa kabanata 3, talata 4-5, ang sinabi ni Juan Bautista upang ihanda ang pagdating ng Mesiyas. Sinabi niya, ihanda ang daan para sa Panginoon. Ituwid ang kanyang landas. Patataasin ang bawat lambak at pabababain ang bawat bundok at burol. Papatagin ang mga batong kinatitisuran at papantayin ang lupang lubak-lubak. Ang kanyang pagpapahayag, mga kapatid, bilang paghanda ng Panginoon ay tinatawag sa English na figure of speech. Ano ba ang landas na ating tuwirin? Ang ating tinatahak na landas most probably ay palikuliko. Siguro ang landas na ating tinatahak ay medyo madilim dahil sa ating mga kasalanan nga. At sinabi pa niya, patataasin ang bawat lambak at pabababain ang bawat bundok at burol. Ano kaya ang ibig sabihin ng lambak na dapat patataasin? Ang lambak, mga kapatid, ay kailangan na lalagyan ng buhangin o graba upang siya ay tataas.
at hindi na tayo matitisod. Mga kabatid, ang papantayin ay ang lupang lubak-lubak. Ang ating buhay ay maraming lubak-lubak dahil nga sa ating mga masasamang gawi, ang ating mga masasamang gawain, ito ay most probably dapat papantayin natin ng mabuting asal, mga kagandahang loob, ang ating habag at awa, ang ating kabutihan ay ang dapat ilalagay sa ating puso na maraming lubak-lubak. Kaya mga kabatid, ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon ay ginawa na ni San Juan Bautista sa kanyang pagpapahayag ng salita ng pagsisisi, pagtalikod ng mga kasalanan upang sa pagdating ng Mesiyas sila ay handang-handa na upang sila ay ligtasin. Mga kabatid, sa ating pananampalataya, si Juan para sa mga Israelita ay isang biyaya, isang pagpapala dahil sa kanyang papel, sa kanyang misyon na tinupad niya na matapat para lamang ipaghanda ang daan ng Mesiyas. Sa ating kapanahunan ngayon, ang ating paghandaan ay ang kanyang muling pagbabalik na hindi natin inasahan kung kailan to darating. Kailangan ang ating paghahanda sa ating kaluluwa. Ha? Tayo ay hindi handa sa ating naranasan na pandemic, hindi natin inasahan. Sino bang isa sa mga matapang na inaasahan niya ang pandemic na ito? Walang kahit sino man na nakapaghanda. Palagay ko, ito ay pagsubok sa atin upang ipaalaala sa atin over and over again ang diwa ng paghanda lagi, anytime, ang Panginoon ay darating sa ating buhay. At nagpapahiwatig ito na tumulad tayo ni Juan Bautista na kailangan handang-handa lagi upang atin tuparin ang ating papel, ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano, bilang tagapagsunod ng ating Panginoon na may kababaang loob, na may mga kabutihang loob, kagandahang loob para sa ating kapwa. Katulad sa sinabi ni Juan Bautista, "He must increase while I decrease." Ang kababaang loob ni San Juan Bautista ay kanyang inihayag, hindi lamang sa kanyang salita na he must increase. Kailangan siya tumubo at ako'y samantala ay umunti. Tayo, mga kabatid, ay hinahamon kung paano tayo magiging katulad ni Juan Bautista. Inaanyayahan tayo ngayon na ang ating buhay ay magiging parang handog para sa Panginoon Diyos at ang pagbibigay pasasalamat sa Kanya sa kagandahang loob ng Diyos, ang Kanyang awa at habag, kapatawaran at ang Kanyang biyaya para sa isa't isa sa atin sa pamagitan ng ating natanggap na buhay Kristiyano at pananampalataya. Naway sa ating araw-araw na buhay, ito ay isang pagkakataon upang paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon, kahit kailanman darating ang Panginoon, kahit kailan ang huling panahon na ating hindi natin alam, only God knows, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya naway ang ating buhay ngayon, araw-araw,
maging may pandemic man o wala, ay paghahanda para sa pagdating ng Panginoon upang tayo'y ligtasin. Amen. Mga kapatid, sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Kaya sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway palakasin ang banal na espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga makasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ang kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahan loob. Narito ang aming mayalay mula sa lupa at buong ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahan loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating at narito na nga si Jesu Kristo na aming Panginoon
magpasawala hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista, sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi, bago pa siya iluwal kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpamanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at magindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso ni Ang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang inimo ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, kung hayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kumunyong espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na kumunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at ipagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero, ay dumadalangin na ang iyong sambayan ang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista, ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dukhang dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you so much, and good evening to everyone.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, paggalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.